Ay, nako, bad trip talaga mga paps. Hindi ko alam kung bakit eh. Nagloko yung cellphone ko mga paps, yung pinang-record ko dito. Kaya ito, no choice ako, naikabit ko na yung shock. Ay, bad trip talaga. Na-corrupt ata yung pag-video ko dito mga paps. Nung time na mag-edit na sana ako, ba't parang nawala yung video na yun? Kaya ito, ipapakita ko na lang sa inyo mga paps. Ito, naikabit ko na yung shock natin. Yung 335mm na A2 series na RCB shock. Ito. Sorry talaga mga paps, hindi ko rin sinasadya. Hindi ko rin alam kung bakit nagkaganon. Kaya ito, naikabit ko na yung mga fairings niya. Tinamad na ako gumawa ng video, kaya pagpasensyahan nyo na mga paps, hindi ko na ituro sa inyo kung paano magkabit na ito. Kaya pagpasensyahan nyo na po. Sorry talaga mga paps. So bawi na lang ako next time sa sunod na pag-install natin. Ito, RCB mga paps. Ayan. May ibang kulay na ito mga paps. So ipapakita ko na lang sa inyo kung anong yung mga ibang kulay na ito. I-print screen ko yan sa screen natin. Ayan, meron siyang kulay itim at saka kulay pula at saka itong puti na to. Ito yung pinili ko para maiba naman. Ayan. So, ito yung sa kabila. Ito. Ayan. Puting-puti siya. Okay. So, yung sa mga nagtatanong pala mga paps regarding dun sa pinalit kong shock dito, yung kulay green, may nagtatanong kasi sa akin anong brand daw yon. Ang brand nun mga paps, TTGR na 310mm. Nilagyan ko yun ng lifter dito na 5cm, kaya masyadong mataas. Mas mataas pa sa pinaka standard size ng shock ng Honda Wave 100. Ang pinaka standard size talaga ng shock ng Honda Wave 100 natin is 335mm talaga. So ayun, since kinabit ko yung TTGR shock na yun, is 310mm lang. So dinagdagan ko ng 5cm. So di ko lang alam kung ilang millimeter na yun. Siguro mga 350 na ata. So ayun, sa pag-install na ito mga paps, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga tatanggalin. Simulan na lang natin dito sa may mga tornilyo dito. Ito, ayan, bolt screw lang naman to. Tapos ito mga paps, yan, tatanggalin to. Pagpasensya nyo na talaga mga paps. Ito na lang ang gagawin ko. Ituturo ko na lang yung kung ano yung mga tatanggalin. Ito yung screw dito. Tapos ito, magkabilaan lang yung mga paps, same lang dun sa kabila. Tapos yung screw dito sa may upuan. Ayan, buksan natin yung compartment natin. Ayan, kung makikita nyo mga paps, itong screw na to, pares lang din sa kabila. Ito. Tapos itong grab bar, tatanggalin to mga paps. Dahil hindi mo matatanggal tong side cover na to, kung hindi mo tatanggalin yung grab bar. Apat na bolt lang to mga paps, 12mm lang to. Ayan. Ilulosin mo lang siya, tapos pwede mo natanggalin yung grab bar. Tapos, itong U-box cover niya, meron siyang screw dito. Ito. Ayan. Ball screw lang din yan mga paps. Ito. Luluwagan mo lang din to. Tapos, itong screw dito, tatanggalin mo rin tong leg shield na to. Ay, leg shield ba tawag dito? Oo, basta leg shield data to. Kasi hindi mo ito matatanggal pag hindi mo rin tinanggal tong side cover na to. Ayan. Naka-screw kasi yan dito. Parang may uka siya dito. Kaya tatanggalin mo rin ito. Tapos yung dito. Yung sa akin kasi wasak-wasak na dito. Kaya hindi ko na nilagyan ng tornilyo. Papalitan ko rin itong U-box cover ko. Kaya yun. Dito. Ayan. Tatanggalin yan. Magkabilaan lang yan mga paps. Tapos yung abs niya. Ayan. Yung pinagkabitan. Yung pinagkabitan ng mini driving light natin. Ayan. Update ko na lang din pala kayo mga paps, dahil
nagpalit tawag dito, nag-install ako ng bracket dito sa mini driving light natin. Kung napanood nyo yung video ko pag-install ko nito, wala akong nilagay na ganito. Kaya nilagay ko na lang ganito. Yung sa ano to mga paps, yung sa plate number, plate holder, alam mo yun, mura lang to. Pero papalitan ko rin to kasi hindi to matibay. Ayan, pansamantala lang muna to. Papagawa pa ko sa machine shop na malapit sa amin. Kaya yun. Ayan. So, ano pa ba? So, punta na tayo dun sa shock ulit mga paps. Okay, dito na tayo. Itong mga bolt dito mga paps is 40mm lang din. Parehas lang din sa kabila, sa taas. Ayan. Ayan, RCB siya. Ayan. So, pagpasensya nyo na talaga mga paps. Hindi ko rin talaga sinasadya. Sa buisit ko, hindi na ako, pinagde-delete ko na lang yung ibang ano. Although na-recover yung ibang video, kaso sobrang eksi lang, 1 minute lang yung na-recover. So, sorry talaga mga paps, bawi na lang ako next time, promise yan. So, hanggang dito na lang muna mga paps. Abangan nyo na lang po yung mga susunod kong, kung ano pang i-install natin dito. Okay? So, ride safe lagi mga paps. Sorry po talaga ulit. Okay? So, since ECQ na tayo mga paps, please stay at home na lang po. Okay? At makinig po lagi sa balita. So, peace out mga paps. And God bless po. Bye-bye.